Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Sumagot si Jesus, hindi ba't nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga yon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyong akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong una'y pinagbibinyagan ni Juan, na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig at mga kapatid sa Panginoon. Alam ninyo, alam nating lahat na ang mga Hudyo ay nireject ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Bilang Mesiyas. Ang mga Hudyo nung araw, sa lumang tipan, lalong-lalo na, inaasahan nila na mayroong Mesiyas na darating. Pero nalampasan nila, na-miss nila si Jesus Christ as the Messiah. Kaya alam nyo sa Israel ngayon, mayroong isang grupo na kung tawagin ay Messianic Jews. Okay, sino itong mga Messianic Jews na ito? Ito ho ay mga Hudyo na naniniwala na si Jesucristo na dumating 2,000 years ago, yun ang totoong Mesiyas. Kaya dun sa kanilang ika ngay parang constitution, ano ho, malaking grupo na ito ha sa Israel. At marami akong kilala ng mga Hudyo na miyembro nito, no? Medyo merong konting persecution sa kanila, pero yumayabong sila, dumadami sila. At ayon sa kanilang constitution, ang sabi nila malinaw, kung yung mga ninuno namin noong araw ay hindi nakilala ang totoong Mesiyas na si Jesucristo at pinapatay pa, kaming mga Messianic Jews, hindi na namin palilipasin ang pangalawang pagdating ng Mesiyas, si Jesucristo. So kita nyo, niniwala sila na si Jesus ang totoong Mesiyas at hinihintay nila sa pangalawang pagbalik. Ngayon, bakit? Dahil yung unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, tulad na sinabi ng Ebanghelyo, mga kapanalig, hindi nila matanggap-tanggap si Jesus. Bakit kanyo? Unang-una, nakatingin sa kabilang direksyon eh. Naghahanap sila ng totoong Mesiyas, eh nakatingin sa ibang direksyon. Di ba naalala ninyo yung lasing na, ha? Ikot ng ikot dun sa ilalim ng ilaw ng poste. So nilapitan ng mama, pare, kanina ka pa dyan ikot ng ikot, ba hinahanap mo? Yung pitaka ko, nawawala eh. Ah, ganun ba? Saan ba nalaglag? Doon. Eh, ba't dito ka naghahanap? Dito may ilaw eh. Di ba mga ganun? So looking at the other direction. So paano makikita yung Mesiyas? Bakit? Naghahanap sila ng isang Mesiyas na political. Yon. Yung isang tipong haring katulad ni David, tulad ni Saul, no? Tulad ng mga haring magagaling. Eh, hindi naman hari si Jesus. Eh, sinabi niya yan eh, kay Pilato. My kingdom is not of this world. So, kapag ka naghaharap ka ng political na Mesiyas, eh, hindi si Jesus yun. Mamimiss mo talaga. Pangalawa,
Ba't nila namiss si Jesus? Eh kasi, taga saan ba yan? Di ba? Ang galing magsalita ni Jesus noon, ha? Galing. Ang dami na kukumbins. Taga saan ba yan? Taga Nazareth yan eh. Taga rito sa atin yan eh. Ah, taga rito lang ba sa atin yan? Oo, andyan yung tatay niya si Jose, na karpintero, yung nanay niya si Maria. Andyan yung mga pinsan niya eh. Ah, sabi na, taga rito lang pala yan eh. Makita niyo? Minaliit na nila yung sarili nila. Minaliit pa nila si Jesus. Ay, paano mo nga naman matatanggap si Jesus? Taga Nazareth, isang simpleng, taga isang simpleng lugar lang. Oh, pero mahirap na lugar yung Nazareth. It was an insignificant town during those times. Oh, yan ang dalawa, pangalawang dahilan. Pangatlo, kulang sila sa research. Eh, kasi wala pang Google noong mga panahon na yun. Ha? Kulang sa research. Sa tatandaan nyo, ang sabi ng mga pantas, yung mga matatalino, hinahanap ho namin yung ipinanganak na Mesiyas, yung hari ng mga Hudyo, sa Bethlehem ho, ayon sa aming research. Ano mo sabi ng mga Hudyo, ha? Wala naman sinasabing sa Bethlehem, Bethlehem ang gagaling yan, ah. Biro mo, kulang sila sa research. Oh. So, pagka ganon, siyempre, at saka isa pang dahilan kung ba't nila matanggap si Jesus eh, dahil nga, malakas yung dating. Malakas. Popular na popular si Jesus. Maraming pinagaling, maraming tinulong, maraming sinabi, preaching, ganyan. Kaya kita niyo mga kapanalig, ang isang dahilan ba't na-miss nila si Jesus Christ, hindi nila nakita yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, yung mga gawa ko. Ayun. Huwag nyo na akong paniwalaan, kung ayon yung paniwalaan yung pagkatao ko. Pero yung mga ginawa ko, yun ang tingnan ninyo na magpapatunay na akong Mesiyas. Hindi ba't nagtatanong si Juan Bautista? Sabi ni Juan Bautista, may nababalitaan ako yung Jesus daw eh, ha? Oo. Eh, puntahan nga ninyo. Sabi niya sa mga alagad niya. Ha? Nakalagay sa Luke 7 ito, Luke chapter 7. Puntahan nga ninyo, itanong niyo kung sino siya. So, nagpunta yung disipulo ni Juan Bautista. Sino ka? Ha? Kayo ba, mga disipulo ni Juan? Oo, sino ka? Ganun. Eh, sabihin mo kay Juan, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, nakakarinig ang mga binge, ha? At ang mabuting balita ay ipinahayag sa kanila. Yun ang sagot. So, balik sila kay Juan. Sabi niya, Sir, tinanong ho namin kung sino siya. Sabi niya, siya daw, dahil sa kanya, lumalakad ang mga lumpo, nakakakita ang mga bulag, ganyan. So, alam ni Juan Bautista, dumating na ang Mesiyas. Paano niya nakilala ang Mesiyas? Sa gawa. Sa gawa. Kaya na sinasabi ng ating Panginoon dito. Sa gawa. Ngayon, sa James 17, di ba, pinag-aawayan niya ng mga ano, hanggang ngayon pinag-aawayan niya. Saan daw tayo maliligtas? Faith or works? Ano sabi ni James? Sabi ni St. James, sabi niya, show me your faith and I will show my works, which is motivated by my faith. Ayan. Importante ho yung gawa ay mga kapanalig. Kaya si Jesus, hindi na nakilala kasi hindi na tinignan yung ginagawa. Di ba ganyan, inisnab nila. Nagpagaling siya ng isang tao. Ha? Hindi niya ma-stretch yung kanyang kamay na ganyan. Pinagaling niya. Nagkataon, araw ng Sabat. Ano sabi ng mga Hudyo? Ah, baliwala sa amin yan, yung pagpagaling mo. Importante rito, nilabag mo yung Sabat. Biro mo yan. Binaliwala yung mga gawa niya. Yung works niya, binaliwala. Eh, importante ho yun, mga kapanalig eh. Diba? Mabuti na yung taong makatahimik, pero makikita mo, gawa ng gawa. Diba? Ano mga ginawa ni Jesus? Nagmilagro siya. Ang dami niya milagro. Bumuhay pa ng patay. O, nagpakain ng 5,000 katao. Pero mo yung mga ginawa ni Jesus na yan. O, tapos yung mga masasama, yung mga tinatapunan ng lipunan, eh, pinibalik niya. Ha, sila Sakeyo, sila Mateo, ganyan, no, ha? At saka sila Mateo, ganyan, sila Sara, hindi, iba pala yung Mateo yun, ano, ha? So, yung mga, ano, sila Sakeyo, sila Mateo, si Maria Magdalena, yan. Winelcome niya lahat. Ang dami niyang ginawa, eh. Kaya kita nyo, sa Palm Sunday, gugunitain natin yung pagpasok sa Jerusalem, dami mga tao ron, nagsisigaw. Hosanna to the Son of David, no? Yun yung mga pinagaling niya. Yun yung mga natuwa sa kanya. Marami. Eh, hindi nila nakita yung gawa ni Jesus. Eh.
Tinitingnan niya yung pagkatao niya. Sino ba ito? Taga Nazareth lang yan eh. O, hindi niya kaya mamuno sa atin bilang hari eh. O, eh kaya yun ang nangyari mga kapanalig. Alam niyo, importante yung gawa eh. Importante yung gawa. Doon tayo makikilala sa ginawa natin eh. Ba? Doon tayo, yun ang dahilan kung papasok tayo sa langit o hindi. Alam niyo ko anong basehan kung papasok ka sa langit o hindi. Hindi yung magaling ka sa Biblia, hindi yun. Pagdating mo doon sa langit, sasabihin, Lord, ako eh ba? Magaling ho ako magsalita. Ha? Kabisado ko ho ang Biblia. Mga ganyan, ho? Ang mga simbahan ho namin ay punong-puno. Ang mga matutulis ang simbahan namin. Mga ganyan, di ba? Magaganda ho yung simbahan namin. Isang kulay. Di ba? Mga ganun. O ako ho naman, Panginoon eh, ha? Nagtayo ako ng maraming radio station. Mga ganyan. Marami ho akong followers na nagtitinda ng puto at bibingka doon sa airport. Ganyan, di ba? So, di ba? Parang ganyan. Hindi yung ipagmamalaki yan. Tatanong ni Lord, ito, nakasulat sa Matthew 26 eh, di ba? Whatever you do to the least of my brothers, that you do unto me. Di ba, hinati ng Panginoon yung mga kambing nasa kaliwa at yung mga tupa nasa kanan. O nung pinagbasihan, ba't yung iba pumunta sa langit, yung iba pumunta sa impyerno? Hindi yung magaling ka sa Bible, hindi yun. Hindi yung pagbabasihan na ikaw ay announcer sa Radyo Veritas, hindi yun. Ah, pag akyat ko sa langit, tatanong ko, anong ginawa mo sa lupa? Sabi ko, Lord, host po ako sa healing touch. Ano yun? Kita mo? Hindi yun ang itata. Pero pag sinabi mo kay Lord, Lord, sinunod ko yung sinabi nyo, when I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you gave me drink. O, di ba? Gawa. Yun ang pagbabasihan. Hindi yung ngawa, kundi yung gawa. Yun ang pagbabasihan. Kaya importante ho yung works eh. Ayun ang sinabi natin. Pero ngayon, lalo sa panahon natin yan, di ba? Doon ka makikilala sa mga works mo. Diyan nakilala ang simbahang Katoliko. Diyan nagsimula ang simbahang Katoliko. Hindi sa mga doktrina, kundi sa mga gawa ng mga Katoliko nung araw, ng mga Kristiyano. Ano yung gawa nila? Self-sacrifice, ganyan. Nung araw, walang pumupulot sa mga may sakit na namamatay na lang, matatanda sa kalye. Pinulot ng mga Kristiyano yan, inalagaan nila. Nagulat yung mga pagano, sabi nila, anong ginagawa nito mga ito? Mamamatay na ito. Ha? Kukulin pa nila, aampunin pa nila. Ganun mga Kristiyano nung araw. Doon ka makikilala sa gawa. Tatandaan niyo yung madre. Nung araw, yung mga madre, yung belo nila ang haba-haba. Di ba? Kulay itim. So, may isang madre, naglalakad doon sa Quiapo, medyo gabi na ng kaunti. May nakasalubong na lasing. Sabi nung lasing doon sa madre, hoy, kilala kita. Sabi nung madre, oo, talaga? Oo, kilala kita. Sabi niya, hindi ba ikaw yung tumutulong sa mga mahihirap? Oo, oh, sabi ng madre, oo, oh, tumutulong sa mahirap. Di ba ikaw yung nagtatanggol sa mga naaapi? Ganyan. Sabi ng madre, oo, oh, ako yun. Oh, sino ko? Sino ko? Sabi ko na eh, di ba ikaw si Batman? Sabi niya, eh kasi nakaitim yung madre. Biro mo na pa. Pero doon ka makikilala eh. Kay madre ka, kay Batman ka, doon ka makikilala sa ginawa mo. Di ba? Eh alam niyo, yan ay may pagmamalaki natin eh. Alam niyo ang pagkakaiba natin sa Iglesia ni Cristo at sa mga born again, sa mga protestante at mga kung sino-sino pang sekta. Alam niyo kung anong malaking pagkakaiba natin. At siyang pinagpapasalamat natin sa Diyos. Hindi doktrina eh. Ang pagkakaiba natin, yung mga madre. May madre tayo eh. Ha? Sila wala. May madre kayo? Oo. Anong ginagawa ng mga madre? Ha? Ako, laki madre ako. Nag-aral ako sa eskwelahan eh. Oo. Buti lang nagpare ako. Bala ko magmadre. Ha? O eh, bawal eh. Saan ka naman nakita? Ba't ako magmamadre? No? Dominican sisters. Lumaki ako sa kanila. Alam niyo anong ginagawa ng madre? Hindi, yung mga hindi kayang gawin ng mga pare. Ha? Alam niyo yan. Alam niyo, mga kapanalig ko na siya sabi ko. You have a sister in every part of the Catholic Church. Ay, kita mo. Orphanages, home for the aged. Nakita ba niya yung mga madre ni Mother Teresa? Yung mga inaalagaan nila doon? Yung amoy ay grabe. Ha? Nahiya akong maglagay ng face mask. Sapagkat yung mga madre, walang face mask. Tumutulong doon sa mga taong
halos inabandonan ng mga tao ng lipunan. Oh. At yung mga madre doon, hindi naliligo. Ah, kasi nung araw na inassign ako diyan na magpakumpisal eh. Oh. Kaya pag nagpapakumpisal ako sa mga madre niyan, oh, marami diyan Bombay na madre. At di sila naliligo. Talagang self-sacrifice. Ha? Nagpapakumpisal ako dyan. Maniwala kayo. Sila may kasalanan akong pinaparusahan. Yung sinasabi kong gano'n. No, ha? Kaya sabi ko sa inyo. Pero hangang-hanga ako sa kanila. Yung hindi kayang gawin ng ibang Katoliko na gagawa ng madre. Eskwelahan. Ilan sa inyo gumraduate sa eskwelahan ng madre? Natuto kayo ng basic spirituality, pag-rosaryo lahat dahil sa mga madre. Ilan sa inyo nagagalit sa madre, napaka-stricto ng mga madre, yung matatanda. Pero pag nagkaroon kayo ng alumni homecoming at nakita mo yung madreng napakalupit nung araw sa'yo, aakapin mo eh, sister, salamat po. Matanda na yung madre. Wala kayo, mga iglesia, wala kayo niyan eh. Kami meron yan. At yan ang aming puso. Nakita nyo, yan ang gumagawa ng mga hindi namin kayang gawin. O, kasi mga pare, iba naman ang ministry ng pare, pero sila kain lang gawin niya. Ah, kita ko mga madre, wala sasakyan, naglalakad. Ha? At talagang yung total dedication nila. Papaandar ng mga eskwelahan, walang sweldo yan. Walang sweldo. O. Talagang ibig sabihin, all for charity, all for the love of God, total commitment. Oh, yeah. Isasabi ko lang sa inyo, pahalagahan natin yan. Ngayon, kita mo, sa COVID-19, oh, sino ang nasa fronte? Oh, di ba, mga madre? Oh, eh, kaya nga, matapang sila, hindi sila tatakot na mahawa. Kaya inasasabi natin, mga kapanalig, kita mo ang Catholic Church. Ako, I feel so blessed as a Catholic kasi may mga madre tayo. Kaya minsan, gusto ko na magmadre. Hindi, wala na. Late na tayo. Hindi na pwede. Pero yung sasabi natin, mga kapanaliga, nakikilala sa gawa. Kahit naman ho, sa ngayon eh, yung mga politiko natin eh, dyan din makikilala sa gawa eh. Ha? Pakiusap lang natin, lahat naman, mga mayors, lahat dyan, ginagawa ang kalang dapat gawin. Eh, huwag na tayo mag-away-away. Si Bico Soto, inaano ninyo eh, di ba? O si Mayor Belmonte, katakot-takot ang bashing. Eh bakit hindi ba tayo ngayon ang kailangan? Hindi importante magbakbakan tayo ngayon. Eh. Ha? Huwag tayo mag-away-away ngayon. Ha? Kaya ikaw eh, tawag dito, kaya ikaw eh, senador na nagpunta sa Makati Med at nagdala ng tinapay na pandikoko, eh huwag na nating masyadong intindihin yun. Ha? Wala namang maitutulong yung ganun eh. Wala na, nangyari na, tapos na, nagkamali. O, anong problema nyo? Di ba? So, tingnan na lang natin yung mga dapat gawin. Yan. Ngayon, namimigay ng 5,000, 8,000, 22 yung mga tricycle driver, may 4,000 sila, may pera-perang ganyan. Uy, anong gagawin nyo dyan? Oh. Ah, anong gagawin nyo sa 5,000 nyo? Maniwala kayo, sa loob ng bahay nila, ubos yan sa tong each, maniwala kayo. Dapat bago nyo binigyan ng 5,000, 8,000 yung mga yan, tinuruan nyo muna kung anong gagawin nila dyan. Sandali lang yan. Maniwala kayo. Yung pera na yan. Oh. E kaya yun ang asisabi natin. Tingnan natin yung mga totoong gawa. Oh? At dyan mo makikilala ang tunay na worth ng tao. Kaya kay Jesus, hindi importante magaling ka sa Biblia, magaling ka sa ganito, ganyan. Ah, ikaw eh. Hindi importante kay Lord yun eh. It is not those who cry out, Lord, Lord, that will be saved. Sabi na malinaw, Mateo 26, maliligtas tayo. Kung yung ginawa ni Jesus, na nagpatunay na siya anak ng Diyos, ay gagawin din natin. Alam niyo, minsan, meron isang lalaki, naglalakad, nadulas, nahulog dun sa balon, natuyo, yun to yung balon, yung walang tubig, no? At medyo malalim yung balon, hindi siya makalabas. Dumating yung pinaka-head rabbi ng mga Hutyo. Nakita siya ganun, sabi niya, "Oy, anong ginagawa mo dyan? Eh, nahulog po ako rito eh. Huwag kang mag-alala, ha? Hahanapin namin kung sino yung naghulog sa'yo dyan. Igaganti ka namin. So, malis siya. Andun pa rin yung mama. Igaganti raw eh. O, sige. Maya-maya dumating si Buddha. Ano ba si Buddha, no? Ha? Si Buddha. O, tinignan ni Buddha.
dyan ka lang, ha? At ako'y magme-meditation. At iisipin ko, magme-meditate ako, bakit ka nahulog dyan? Ganyan, no? So, iniwan niya. Dumating naman si Confucius. Confucius, no? Parang Diyos sa mga Chinese, yan, no? Nakita ni Confucius, sabi niya, kasalanan mo yan, tatanga-tanga ka, no? Hindi mo tinitingnan dinadaanan mo. Next time, titingnan mo yung dadaanan mo. Oh, sige, malis. Andun pa rin yung lalaki. Dumating si Jesus. Pagdating ni Jesus, niha-niho, walang salita. Iniabot yung kamay niya. Iniangat yung lalaki. Alam niyo mga kapanalig, yan ang Diyos natin. Yan ang Diyos natin. Pinagmamalaki natin. At yun ang gusto niyang gawin sa atin. Ang gawa, ang importante sa lahat. At ito, inihalimbawa sa atin ng isang precious na ika ngay treasure ng ating simbahang Katoliko, ang mga madre. No? Very precious sila sa buhay ng Katoliko. Dahil yung kamay ni Jesus na gumagawa, no? Sila yon. At kaya nating gawin yon tayong lahat. Dahil doon tayo maliligtas at doon maliligtas ang ating sambayanan.